Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay nasa ikalimang kabanata na tayo ng ating kwento. Ngunit bago tayo magpatuloy, please hit the subscribe button as well as the bell icon. At huwag din kalilimutang i-like ang ating video. Gracias! Totoo nga pala ang sinabi ni Liam. Napakaganda ng private island nito. Papalapit pa lamang ang speedboat na sinasakyan nila ay hindi na mapigilan ni Cheska ang humanga sa lahat ng naaabot ng kanyang tanaw. Akala ko hugis bola din tong island mo. Pabirong sinabi niya sa lalaki. How I wish! Sambit naman ng lalaki. Si Liam mismo ang umalalay sa kanya pagbaba niya ng speedboat. Madaming taong sumalubong sa kanila. Mga katiwala siguro sa isla. May mangilan nilang pamilyang nakatira doon. Siguro, mga bantay din sa isla. Ipinakilala siya ng lalaki sa mga ito. Siya si Aling Celia. Sa kanya mo sasabihin kung ano man ang kailangan mo. Sabi nito nang ipinakilala sa kanya ang isang payat at may edad ng babae. Saka siya iginiya nito papasok sa loob ng rest house na mukhang ginastusan din ito ng todo. Nagtuloy kaagad sila sa second floor. Open ang kalahati niyon. Tila isang foyer veranda. Maluwag iyon. May billiard table, may drums at guitar sa isang bahagi at may sound system sa isa pang bahagi. May dalawang set sa mga mesa doon. Isang mahabang yari sa nara at isang round table na mas malapit sa railings at may dalawang upuan. Doon siya iginiya ni Liam na maupo. Nakaayos na ang table. Mukhang isa-serve na lang ang pagkain. Tila pinaghandaan nito ang pagsama niya sa island dito. May nakita pa nga siyang mga lalaking naglilitsyon sa gilid ng rest house. Ay, ang sarap ng hangin dito! Fresh na fresh! Wala sa Metro Manila nito. Sabi niya habang pinupuno niya ang kanyang baga ng sariwang hangin. I told you, magugustuhan mo dito. Nagpapakipot ka pa kasi nung una. Sagot naman ni Liam. Eh paano? Hanggang ngayon kasi, naku-curious pa din ako kung bakit ako ang inimbita mo dito. Tugon naman ni Cheska. Hinayaan muna nilang dalawa na maiserve ang pagkain ng dalawang maids. Mukhang napakasarap ng mga inihandang pagkain. Pakiwari niya ay isa siyang prinsesang pinaghahandaan ng kanyang pagdating. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Wika ni Cheska pagkatapos niyang sumimsim ng buko juice na mukhang fresh na fresh. Sinabi ko na sa'yo hindi ba? Gusto kong makilala kang mabuti. Tugon naman ni Liam habang naglalagay ito ng ulam sa plato ng babae. Nagsimula na din siyang kumain. Unang tinikman niya ay ang malaking lobster. Napansin yata niya iyon. Kaya kumuha na din ang lalaki at nagbalat saka inilagay iyon sa kanyang plato. Napatutok ang kanyang mga tingin sa kamay nito. Napakabanayad kumilos ng mga daliri ng lalaki. Isa pang masarap dito, fresh ang pagkain, lalo na ang seafoods. Sa kabilang isla, masarap mamili ng mga seafoods. May prawn farm din doon. Isang araw pupunta tayo doon at tayo mismo ang mamimili. Mungkahi naman ang lalaki. Nag-concentrate na lang si Cheska sa masarap na pagkain. Hindi nga niya alam kung anong kanyang uunahin. Tikman mo itong rellenong alimango. Seafoods din ang laman niyan. Prawn, fish, and tahong. Wika ng lalaki at nilagyan pa nito ang kanyang plato. Umangat ang tingin ni Cheska sa mukha nito. Maganda pala ang mga lips ng lalaki, lalo na sa malapitan. Natural na mapupula, hugis puso. Turn off sa kanya ang mga lalaking maiitim ang mga labi dahil sa pagsisigarilyo.
Si Liam ang mangilan nilang lalaking nakita niyang nakakaakit ang mga labi. Tinikman niya ang inihain na relyanong alimango ng lalaki. Tell me about yourself, Cheska. Basag naman ni Liam sa katahimikan. Ano pang iba mong ginagawa bukod sa pagiging isang volunteer? I have a small business. Kapartner ko ang dalawang kaibigan ko. Dati, accessories made of beads lang ginagawa namin. Ngunit gumagawa na din kami ng bags, gift items, and home decors made of native materials na ina-export sa different parts of Europe. Ngayon, nagsisimula na din kami gumawa ng maliliit na furniture, gaya ng mga lamesa and chairs, coffee tables and bookcases. Paliwanag naman ni Cheska. Really? Hindi ko alam na isa ka palang negosyante. Wika naman ni Liam. Hindi naman malaking kumpanya yung sa amin. Actually, it started as a project of a charity group. Nag-conduct lang kami ng livelihood seminar para sa mga out-of-school youths at sa mga magulang nila upang magkaroon ng source of income. Fortunately, may isang grupo ng French businessmen na nagustuhan ng mga finished products namin. Kaya ayun, it became a business. 90% ng employees ay mga scholars and parents ng St. Camille. Talaga? Nakakabilib naman! You really are winning my admiration. Alam mo, hindi ko naman gusto ng mga papuri o paghanga mula sa ibang tao. Katulad ng ibang volunteers, ginagawa ko ito dahil masaya ako. Ano naman tungkol sa pamilya mo? Tell me about them. Pang-uusisa pa ni Liam kay Cheska. Nalungkot ang babae. Biglang bumagal ang kanyang pagnguya. Wala na ang parents ko. I was 9 when I lost them. Wika naman niya. Oh, I see. May simpatya sa tinig na sabi nito. Wala ka bang kapatid? Wala na din. May hinang sagot ng babae. Nag-iisa na ako. Mula nang maulila ako, ang lola ko na ang nakasama ko. Ngunit namatay din siya after my high school graduation. Nang mawala ang lola ko, umalis na din ako ng bahay dahil nagkaroon kami ng differences ng tita ko dahil sa asawa niya. Ang tita kong iyon ay half-sister ng mother ko. Mag-isa na akong namuhay simula noon. Kaya nang yayain ako ng friend ko to join St. Camille, nag-join ka agad ako. Sabi kasi akong magkaroon ng pamilya. This may sound corny but I want some sense of belongingness. Wika ni Cheska. Natulala na lang ang babae. I see. Tugon naman ni Liam. Ngayon alam ko na kung bakit aktibo ka sa charity. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Nang iserve ang dessert, napatingin siya sa binata. Nagkataong napatingin din ito sa kanya. Kung noon iniyayabangan siya sa aura ng gwapong mukha nito, sa tingin niya ay biglang lumambot ang anyo nito ngayon. Naging malamlam ang mga mata ni Liam. At hindi lang sympathy ang nakikita niya. Nakikita din niya ang concern sa mga ito. Si Cheska ang unang nagbaba ng tingin. Sinimula na lamang niyang harapin ang mukhang masarap na blueberry cheesecake at nakakatakam na strawberry ice cream. I-enjoy na lamang niya ang pagkain kaysa i-entertain ang kung ano-anong maliit na emosyong umuusbong ngayong magkasama sila ni Liam. Makalipas ang isang oras, pumasok siya sa guest room pagkatapos ng masarap na lunch nila ni Liam. Matapos siyang maghilamos, nagtoothbrush at nagbihis ay muli siyang lumabas sa malawak na veranda at tumayo doon upang magpahangin. Tinanaw niya ang kagandahan ng isla hanggang sa naaabot ng kanyang tanaw. Parang napakasarap manirahan sa ganitong lugar. Wika niya sa sarili. Napalingon si Cheska
nang may maramdaman siyang tao sa kanyang likodan. Dito ko na lang gustong gugulin ng buhay ko kapag nag-retired na ako sa paglalaro ng basketball. Wika ni Liam na tumabi sa kanya. Kasama ang asawa at magiging mga anak ko. Kaya lang, kailangan ko makakita ng asawang papayag na manirahan sa isang isla na tulad nito. Bakit naman hindi? Madaming babaeng gugustuhin manirahan sa ganitong kagandang paraiso. Gaya ko, okay lang sa aking gugulin ang buhay ko dito. Mas masarap nga manirahan sa ganitong lugar eh. Peaceful, malayo sa gulo. Dito, parang wala ka ng ibang poproblemahin. Parang ang lapit-lapit mo sa langit. Wika ni Cheska. Talaga? Gusto mo ding manirahan sa ganitong lugar na malayo sa madaming bagay? Gulat na tanong naman ni Liam. Oo, as long as I am with my family. Do you mean husband and kids? Paglilino naman ni Liam sa sagot ni Cheska. Ibinato niya ang malungkot na tingin sa asul na tubig na ilang metro lang ang layo sa kinaroroonan nila. Nalungkot na uli si Cheska. No. Wika nito. By family, I mean people whom you care about. People you love. People you can count on. They don't have to be related to me by blood. Kasi ang ibig sabihin sa akin ng pamilya, you're related kami sa puso. You look sad. Pansin ng lalaki sa kanya. Bakit tila may lungkot dyan sa mga mata mo? Ibinalik ni Cheska ang kanyang tingin kay Liam. She forced a smile. I thought you're going to give me a good company. Bakit sinasayang natin ang oras natin? Pag-iiba niya sa topic. Ano ba ang gusto mong unang gawin? Mag-swimming o libutin ng isla? Parang mas type ko munang libutin ng isla. Tara, yaya naman ni Liam. Sakay sa isang speedboat ay nilibot nila ang dagat na nakapalibot sa isla. Pumasok din sila sa isang lake at humanga si Cheska sa breathtaking view kung saan nakakita siya ng iba't ibang rock formations and rainforest. Hindi ko alam na nature lover ka din pala. Wika niya sa binata. Anong tingin mo sa akin? Panay worldly things lang ang hilig? Alam mo, alam naman ang lahat na mahilig ka sa babae at nightlife, hindi ba? Tugon niya sa lalaki. Ang dami mong alam sa akin ha? Crush mo siguro ako kaya madami kang itinatanong tungkol sa akin. Hindi ah! Paano hindi ko malalaman ang tungkol sa mga iyon? Hindi lang sa sports magazine controversial ang pangalan mo no? Laman ka na din yata ng mga showbiz magazines and talk shows dahil sa dalas mong maling sa mga showbiz at TV personalities. Doon ko nalaman na parang nagpapalit ka lang daw ng jersey kung magpalit ka ng girlfriend. That once you've bedded a woman, manlalamig ka na sa kanya at papalitan mo na ng iba. That's a big N and O. Exaggerated naman yata yan. Naiiling na natatawang tura ni Liam habang nakataas sa area ang mga kamay nito. Hindi ako notorious. At kaya siguro nababanggit ang pangalan ko pati sa mga showbiz talk shows at magazines ay dahil sa mga celebrities ako madalas nalilink. Ngunit hindi lahat ng nababasa mo ay totoo. Kung may usok, may apoy. Hindi ka naman siguro malilink sa kanila kung hindi totoong nagkarelasyon ka sa kanila. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maidedenay ang playboy image mo. Siguro lahat ng babaeng mataypan mo, dinadala mo dito. Pang ilan na kaya ako? Nasa hundreds na ba? Tumawa si Liam. You know what, Cheska? You're being unfair to me. Hindi mo pa ako natatrial. Nagbaba ka na agad ng verdict. Then prove me wrong. Sabi niya sa kanyang sarili. Muntik pa siyang mapapiksi ng hawiin ito ang ilang hilbla ng kanyang buhok
na nilipad ng hangin papunta sa kanyang mukha. Halos dumaiti ang mga daliri nito sa kanyang bibig dahil may ilang hibla ng buhok ang napapunta doon. Tila nabuhay ang lahat ng paru-paro sa kanyang sikmura. Hindi lang iyon. Pakiramdam niya ay mga labi ng lalaki ang dumaiti sa kanyang mga labi. Halos manghina ang kanyang mga tuhod dahil sa haplos ng lalaki. Saglit na pinigil niya ang kanyang paghinga. His male scent filled her nose. Tandaan mo, Chaska, sumama ka lang sa lalaking yan kapalit ng pabor na hinihingi mo para sa project ng St. Camille. Kailangan mong bantayan ang feelings mo. Falling for that man is like touching the fire. Paalala niya sa kanyang sarili habang tumatakbo na ang speedboat. Luminga siya sa ibang bahagi ng isla upang makaiwas sa magic na inihatid ng sobrang nearness ng binata. Alam mo, magandang i-convert sa isang resort itong private island mo. Sabi niya lang niya sa lalaki upang makalimutan ang naramdaman kanina. At buksan mo din niya sa mga foreign and local tourists. Wala yan sa plano ko. Kung pagagandahin ko pa ito, para lamang sa magiging pamilya ko. Tugon naman ni Liam. Kanina pa napapansin ni Chaska na palay ang bangkit nito tungkol sa pagpapamilya. Teka, nagpaplano na ba itong mag-asawa? Really? At the peak of his career? Pagkatapos ilibot ni Liam ang dalaga, ay sandaling nakipagkwentuhan ito sa kanyang mga katiwala sa harap ng bahay. Nang hindi na mainit, ay nagkayayaan silang mag-swimming. Nasa buhangin na na ang lalaki nang lumabas si Chaska mula sa rest house. Nakaroba pa itong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Halos mapigil niya ang hininga nang tinagtag nito ang roba. Nakakahalinang pagmasdan ang kulay itim na swimsuit na suot ng babae. Isa itong one-piece swimsuit na niyayakap ang hubog ng katawan nito. Nice shoulders, long legs, and an elegant back things na hindi niya usually nananatili sa isang woman. Matagal munang tumayo si Liam sa buhanginan at hinayaan niyang laruin ni Chaska ang tubig na mga paan nito. Tila tinatansya pa nito ang lamig ng tubig. Walang kaalam-alam ang babae sa kanyang plano. Nasa gawing likuran kasi si Liam at dahan-dahan itong lumapit at bigla niyang pinangko ito. Liam! Hey, ano ba? Nagpupumiglas ang babae nang kunin niya ito at humakbang siya mula sa dalampasigan hanggang sa pailalim na bahagi ng tubig. Ngunit binatawan lamang niya ito nang makarating na sila sa hanggang tuhod na tubig. At sa kanya ito ihinagis. Bilang ganti, sinabuyan ni Chaska ng tubig si Liam sa kanyang ginawa. Ginantihan naman ito ni Liam. Kaya tila sila ay mga batang naghaharutan sa tubig. Hinabol ni Liam si Chaska habang pumipilit na tumakbo ang dalaga palayo papunta sa mas malalim na bahagi. Nang abutan ng binata, ay sa baywang ng dalaga niya ito hinaklit. Saka niya ay pinulupot ang kanyang mga bisig sa baywang nito. At doon sila kapwa bumagsak sa tubig. At doon niya unang nakitang tumawa ang dalaga. At nagustuhan niya ang tunog ng tawa nito. Matagal silang nag-swimming. Tuluyan ang nakalubog ang araw ng umahon ng dalawa. Habang nagbabanlaw sa shower ng guest room, ay hindi na iwasan ni Chaska ang mapangiti. Hindi niya inaasang ma-enjoy niya ang kampani ni Liam. Ang pakiramdam niya, tila siya gamugamong umiiwas madikit sa apoy at unti-unting binubura na pag-enjoy niya sa mga sandaling magkasama sila. Sa maghapon pa lamang na magkasama ang dalawa, komportable na si Chaska nakasama si Liam. At napatunayan naman niyang gentleman ito. Mabuti naman at behave siya. Sa loob-loob niya habang humihila siya ng tuwalya.
Matagal-tagal na din naman nang hindi sumasama sa isang lalaki si Chaska sa mga ganoong imbitasyon. Kailan nga ba siyang huling nakipag-date? Hindi na niya matandaan kung kailan. Basta ang kadiner niya noon ay isang 50-year-old widower businessman. Ngayon lang siya nagkaroon uli ng pagkakataong sumama sa isang lalaki at sa isang isla pa katulad nito. Wala naman pala siyang dapat magsisiyan sa pagsama niya kay Liam. Makukuha na nila ang buong suporta nito sa benefit game. Nakapag-relax at nakapag-enjoy pa siya. Katatapos ang magbihis ang dalaga nang may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito ay si Liam ang tumambad. May dala itong tray. I brought snacks for you. At ipinakita ng binata ang tray na may lamang Four Seasons juice at saka banana cake. Habang hinihintay nating maluto ang dinner, nagparoast ako ng turkey. Nagpahanap pa ako ng turkey sa isang grocery sa pinakamalapit na bayan. Paliwanag ng lalaki. Bakit dinala mo pa dito? Lalabas na naman ako. Pakaka kung mas gusto mong mag-isa muna o ayaw mo munang makita ako. Napangiti si Chaska ng matipid. Ikaw nag-snack ka na ba? Tanong niya sa lalaki habang kinukuha niya ang tray mula dito. Hindi ako nagugutom. Hihintayin ko na ang dinner. Ikaw lang inaalala ko, baka nagutom ka sa pagsuswimming. Salamat nga pala dito. Tanging nasambit na lang niya sa binata. Pagkakuha niya sa tray ay muling isinarado niya ang pinto. Saka ipinatong ito sa ibabaw ng night table. Nagpapa-impress lang ba ang lalaking ito o talagang maalalahanin siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Gusto sana niyang sabihin ditong gusto niyang makasalo ito sa snack na iyon. Ngunit baka naman isipin itong may epekto na sa kanyang kagwapuhan at karisma nito. Hindi niya dapat makalimutang expert ito sa art of seduction. In fact, hindi nito kailangan maging expert at mag-extra pa ng effort upang mapaibig ang isang babae. Upang salagi ng anumang attraksyong maaaring umusbong, ay mas mabuti nang mas madalas siya sa loob ng guest room. Baka mahalata ng binatang nakangiti na ang kanyang mga mata at nagiging pasaway ang kanyang puso kapag magkaharap sila. Ngayon ay alam na niya kung bakit maraming babae ang nai-inlove sa lalaki. At dito nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Tuluyan na kayang mahulog si Chaska kay Liam? Yan ang ating abangan sa susunod na pahina ng aklat ni Evan.